Hello guys, welcome to Team Apron TV. Please like, share, and subscribe. Hello Team Apron, welcome to our mini travel vlog. And this time, pupunta po tayo sa Central Visayas. Yes po, specifically in the island of Bohol. Ayan. Most of the time, kapag nagta-travel kami through plane, ay Cebu Pacific ang aming pinipili. Kasi so far naman, sa dami ng travels namin through plane, ay wala pa naman kami na-experience na major aberya sa kanila. And for the reason kasi na Cebu Pacific is located in Terminal 3 na merong multi-level parking. So iniiwan na lang namin dito yung sakyan namin, tapos babalikan namin after 3, 5, or 7 days, depende kung gaano katagal yung biyahe namin. It takes usually 1 hour and 15 minutes from Manila to Bohol. And ang nakalagay sa ticket namin ay Tagbilaran City. Pero ito yan, wala na pong airport sa Tagbilaran City, which is the capital of Bohol. Ang airport is located na in Panglao Island, na nasa Bohol din. So ang tawag dyan ay Bohol Panglao International Airport. Ayan na nga, so dumating na po kami sa Bohol past 7 a.m. And for the convenience namin, syempre para ma-maximize namin yung travel, we book sa isang travel agency, ang ALMS Bohol Tour Package. Legit siya guys, and ang maganda niyan, they cater mostly private tour in a very affordable price. So thank you sa aming driver and tour na si Kuya Richie. Ayan. So from Panglao International Airport, dumiretso agad kami sa Carmen Bohol, kung saan nandun ang Chocolate Hills. So syempre hindi kumpleto ang Bohol Tour kung walang Chocolate Hills guys. So it takes mga 1 hour and 30 minutes travel time from the airport going to the viewing deck ng Chocolate Hills. And tama lang ang desisyon namin mag-travel ng umaga, dahil konti lang ang tao. Kasi sabi ni Kuya Richie, ng aming tour guide, talagang nagka-crowded po dito pag mga before lunch hanggang hapon na po yun. So ayan guys, paakyat po tayo ngayon sa Chocolate Hills Complex na pagmamay-ari ng local government that offers 363 degrees na view ng Chocolate Hills. And aside from the viewing deck na kailangan mong akyatin para makita mo ang Chocolate Hills ng matindi at magandahang view, meron din po itong restaurant, may souvenir shop, may conference room and activity area, and of course hindi mawawala yung toilet. And meron din sila ditong building na may mga rooms sa mga tourists na gustong mag-spend dito overnight. At alam nyo ba guys, nasa dinami-dami ng hills dito, dalawa lamang ang pwede nyong puntahan para makita ng maganda ang Chocolate Hills. Yan ay dito sa Chocolate Hills Complex, at yung isa naman ay nasa Bayan ng Sagbayan, yung Sagbayan Peak, pero medyo malayo siya rito, 18 kilometers away. To experience the magnificent view of Chocolate Hills, konting tiis lang muna guys, dahil kailangan mong akyatin ang 214 steps going to the top ng viewing deck. Kaya I suggest wear light and breathable clothes, and of course huwag kakalimutan ang water bottles dahil siguradong mauuhaw ka. Pero ang pagod mawawala yan kapag nasilayan mo na ang nagagandahang Chocolate Hills. Alam mo ba na there are at least 1,260 hills, pero as many as 1,776 hills daw yan lahat in total na nakakalat sa mga kalapit bayan pa ng Carmen. Ang Chocolate Hills ay covered in green grass na nagiging brown during dry season, kaya best seen na color brown siya during January to May, kung kailan panahon ng tag-init. Itong mga dome-shaped hills na to ay actually made of limestone, meaning to say, dati po itong nakalubog sa tubig million years ago. And of course, hindi mawawala ang mga alamat kung paano daw
nagkaroon ng Chocolate Hills. So, ang pinaka-common na alamat ng bayan na pinagmulan ng Chocolate Hills ay yung dalawang higante na nakatira sa north and sa south ng Bohol na nagbatuhan because of the conflict. And then, yung mga pinagbabato daw nila, eto na nga naging Chocolate Hills. So, diba? Most of the hills ay 30 to 50 meters lamang ang laki. Pero ang pinakamataas sa kanila ay 120 meters na mas mataas ng ilang metro kumpara sa Statue of Liberty. At alam niyo po ba na bawal umakyat ng Chocolate Hills? Yes po, kung merong mountain climbing, bawal na bawal ang words na hills climbing dito sa Chocolate Hills. Gaya ng nabanggit ko kanina, dito lamang sa Chocolate Hills Complex sa bayan ng Carmen at sa Sagbayan Peak sa kabilang bayan pwedeng umakyat para makita ang Chocolate Hills. But don't worry, meron po dito ang tinatawag na Chocolate Hills Ecotourism Park kung saan pwede po kayong mag-rent ng ATV, mag-zipline at kung ano-ano pang mga outdoor activities. Sobrang ganda talaga dito guys. Kapag nagpunta ka, talagang ma-appreciate mo ang ganda ng Pilipinas. Kaya totoo talaga yung hashtag love the Philippines. Kasi talagang mai-inlove ka sa ganda ng Pilipinas and sa ganda ng Bohol. Ayan. So, that's it for today. And watch out for our next travel vlogs featuring the beauty of Bohol. So with that, maraming salamat mga ka-Team Apron. Bye-bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!